Welcome back sa isa na namang ALS Tutorials. At today, pag-uusapan natin ang ALS RPL Form 1 o Documentation of Life Experiences. So, ang form na to ay patungkol lahat sa'yo. So, sagutan na natin siya. Let's go! So yan, pinag-uusapan natin ngayon ng ALS RPL Form 1 or Documentation of Life Experiences. Pero ano nga ba itong RPL Form 1? Ano? At para saan ba ito? So ang RPL Form 1, this form contains a documentation of learner's relevant life experiences. So lahat ng ito ay tungkol sa'yo. At yung mga experiences na tinatanong dito, yung pinaka-significant o relevant, kumbaga pinaka-remarkable, memorable sa experiences na naranasan. Sabi dito, details that should be documented include learner's interests, hobbies, strengths, weaknesses, ambitions, and family, among others. So, lahat ng to ay tungkol sa'yo. So, ito ang itsura ng isang ALS RPL Form 1 na matatagpuan din sa iyong learner's pocket. So, katulad ng ibang form, meron din siyang mga details dun sa upper portion ng form natin. Yan. So, i-fill-upan lang natin siya katulad ng iba. So, name of learner, pangalan mo yan. And then, check mo yung level mo. And then, community learning center, kung saan ka nag-ALS. And name of your ALS teacher. Doon sa direction niya, sabi niya, kindly write your hobbies, strengths, interests, weaknesses, ambitions, and a simple sentence about your family on the space provided. Para sa part 1 or page 1. So, tignan natin siya. So may nakalagay doon hobbies, no? Unahin natin yan. So patungkol to doon sa mga libangan mo. Personally, ano yung pinaka-pastime mo, yung pampalipas oras mo, yung healing mong gawin. Yan. So pwede dyan nakalagay watching videos on FB, listening to music, writing poems, pagsulat ng tula, or writing music kung marunong ka sumulat ng kanta. Planting, baka ikaw ay plantito, plantita, yan. Mahilig ka magtanim. Playing video or mobile game, mahilig kang mag-ML, yan, maglaro sa phone, ng video games. Watching movies, baka mahilig ka naman mag-Netflix or manood ng mga Marvel, yung mga ganyan. Pwede mo ilagay dyan yung mga hobbies mo. So, strengths naman, ito yung mga kalakasan mo. Ito yung mga skills na pwede mong ipagmalaki o meron kang advanced skills kumbaga. So, pwede yung skills in computer kung marunong kang mag-edit ng video, marunong kang mag-format, marunong kang mag-browse sa internet and mag-download ng mga movies. So, skill yan. Pwede mo ilagay dyan. Dancing and singing. Marunong ka sumayaw at kumanta. Communicating with people. Marunong kang makipag-usap. Mga future politician. Ganyan. Pwede kang makipag-usap sa maraming tao. Hindi ka nahihiya. Hindi ka natatakot. Sports, magaling ka naman sa sport. Baka magaling ka mag-basketball, mag-badminton, mag-volleyball, pwede yan. Skills in cooking, yan. So, ito yung mga strengths mo, yung mga kung saan ka magaling. Diyan mo sila isusulat. Next part naman natin is yung mga interests mo or hilig. Ito naman yung kapag narinig mo, parang interesado ka, parang wow. Tignan ko nga ito, makita mong may nag-post sa Facebook, talagang titignan mo yan, babasahin mo yan. Kasi it interests you. Kumbaga, interesado ka. Yung hobby kanina, yung mga ginagawa mong libangan. Ito naman, yung mga interesado kang magbasa, makinig, makakita, manood, yan. So, example yan, computers. Yan. So, mahilig kang magtingin ng mga specs ng mga game computer. Mahilig kang magtingin ng mga magagandang laptop. Ayan. Fashion, yan. Mahilig ka ng mag-window shopping. Pag nakita ka ng mga bagong dress, mga bagong damit, yan, mga parang bagong trend sa fashion. Gusto mo? So, pwede yung fashion. Plants, kung mahilig ka sa halaman. Cars and motorcycles, yan. Kung gusto mong nanonood ng mga car show, ng mga moto vlog, pwede ka dito. Musical instruments, kung mahilig kang tumingin ng mga gitara, ng mga drums, yan. Or mahilig ka mag-travel. Yan. Pag merong nagte-trending na bagong pasyalan, talagang naiintriga ka at gusto mong pasyalan at basahin yan. Reviews dun sa travel. So, pwede dito yan. So, anything that interests you, kung meron pang iba, isulat mo lang dito. And then, weaknesses naman, ito yung kahinaan. Pabalik ka rin naman ng strength kanina yan.
So, saan ka naman mahinang part? So, pwede dyan, sabi dito, numbers, yan, medyo mahina ka sa math or medyo nahihirapan ka sa mga equations. Pwede dyan. Directions, yan, madali ka bang maligaw? Palagi ka bang naliligaw? So, yan, so, mahina ka sa directions. Managing my emotions, yan, madali ka bang ma-stress? Madali ka bang malungkot? May makaaway ka lang, medyo feeling mo, nagkakaroon ka na ng mga anxiety. So, pwede mo ilagay yan dito. Grammar in English. Ayan. Organization skills. May pagkaburara ka ba? Medyo hindi organized ang mga gamit mo. So, pwede mo rin isulat dito. Next naman is tungkol sa mga ambitions mo. Ayan. O mithiin. Yung mga gusto mong marating balang araw. Pwede mo sulat dyan. Siyempre, pass the A&E examination. So, yun yung first priority naman talaga natin dito sa IELTS. And then to finish my studies, yan, kung gusto mo makatapos ng pag-aaral hanggang sa college. To work abroad, kung plan mo mag-aaral abroad, yan, pwede rin. To own a house, yan, gusto mo magkaroon ng sariling bahay. To own a car, ng sasakyan. To travel out of the country. So, kung may iba ka pang ambition dito, gusto mo marating balang araw, sulat mo lang yan dyan. Dito naman, sabi niya, write a simple sentence about your family o sumulat ng pangungusap tungkol sa iyong pamilya. Pag sinabi nating sentence o pangungusap, dapat ay kumpleto siya at nagtatapos siya sa bantas o tuldok, no? Para masabing isa siyang pangungusap. So example, sabi niya, my family consists of 10 members. Ayan, so yung family mo, 10 daw kayo. So pwede yun. My family lives in Magalang, Pampanga. So, pwede rin yun. My family is in agriculture business. Kung kayo ay merong mga taniman, so pwede mong isulat. Isang pangungusap lang naman tungkol sa iyong family, tungkol sa iyong pamilya. At nandito na tayo sa second part naman ng ating IELTS RPL Form 1. Ito naman patungkol sa mga experiences naman mo sa buhay. So, direction, sabi niya, read each of the common daily life experiences listed in the first column. Place a check in the second column if you have ever had such similar life experiences. So, ito yung life experiences, yung reading and viewing. So, kapag nagkaroon ka na ng experience na ganyan, naranasan mo na yan minsan sa buhay mo, lalagyan mo ng check dito sa portion na to. And then, sabi niya, kindly check others and specify on the space provided. Use a separate sheet of paper if necessary. Briefly explain the experience in the third column. Indicate when it happened on the fourth column. And specify where it happened in the fifth column. So, ito yung part na i-describe natin yung naging experience natin. Anong karanasan ito? Sabi niya, what specific experiences? When did you experience it? So, kailan mo ito naranasan? At where did you experience it? Saan mo ito naranasan? So, para may example tayo, fill up natin yung first part. So, yung A natin na part is the communication o communication. So, sabi dito, reading, viewing. So, example yan, yung reading newspaper or viewing newspaper or the internet. So, kung meron, lalagyan natin ng check dito. Lagyan lang natin ng check. So, i-check mo lang yan kapag meron kang experience. So, check natin siya. Ayan. And then, lagay natin dito yung brief description niya. So, anong experience to? Sabi dito, nakapagbasa ako ng balita sa internet at sa radyo. Ayan. So, sa dyaryo, sorry. So, eto, nakapagbasa na daw siya ng balita sa internet at sa dyaryo. So, kasama na yun. And then, when did you experience it? So, nilagay niya April 2014. Again, i-remind lang kita na significant experience. Kumbaga yung memorable, yung first time mong maranasan, first time mong matutunan, yung naging remarkable o memorable sa yung experience na yun, yung isusulat mo dito. So, sa kanya, siguro first time niya magbasa ng balita sa internet at sa dyaryo noong April 2014. So, sinulat niya April 2014. Where did you experience it? Siguro sa bahay lang, nilagay niya Magalang, Pampanga, dahil taga Magalang siya. Okay. So, tingnan pa natin yung example nung sa iba. So, nasagot na natin yung first part. Punta naman tayo dun sa listening and speaking or dialogue. So, natutunan pong makipag-usap sa telepono. So, first call niya siguro to ever made. No? Yung first call niya sa cellphone na nakapag-usap siya. Listening and speaking yung at the same time. So, May 2010 daw, tapos sa Magalang din. Yan.
So, kung nakipag-dialogue ka pa, baka nakipag-meeting ka as SK chairman, nakipag-meeting ka sa munisipyo, pwede rin yan. Or may business ka, nakipag-usap ka sa client, remarkable sa'yo yung pinaka-dialogue na yon. So, pwede mo rin isulat dito yan. Writing naman. Sabi niya, nakapagsulat ako ng excuse letter. So, nagsulat siya ng excuse letter maybe sa work o maybe sa school dati. So, January 2016 daw, galang Pampanga. So, again, kailan at saan? Tapos, kung may iba ka pang natutunan dito or may iba ka pang experience na hindi nakalista dito sa mga choices natin, you can always fill yung portion na to, yung other. Sabi niya, please specify. So, example, using sign language. So, communication din kasi yan. So, natuto pala siyang mag-sign language. So, natutunan kong gumamit ng sign language noong March 2012 sa Magalang Pampanga. Pero kung wala ka namang gustong ilagay dito sa others, pwede mo na itong lock naman. Sabi naman, sabi niya, outdoor activities, engaging in sports, tree planting, cleanup drive. So, yung mga ginawang activity sa community na nakilahok ka. So, example, nakasama ako sa isang tree planting activity sa aming barangay. So, lalagay mo lang dyan kung kailan at saan. And then, pwede rin dyan yung sumali ako sa paliga ng aming barangay. Naglaro ka ng basketball sa paliga ng iyong barangay. Pwede rin dyan. O nagkaroon ng cleanup drive. Yung mga 4-piece, di ba, naglilinis sila. So, kung nakilahok ka doon, pwede mo rin isulat siya. Again, yung mga remarkable, significant, memorable experience mo, yun yung ilalagay mo dito. Yung parang napaka-special na experience para sa'yo. Next naman is the charitable works. So, ito yung mga parang tumulong tayo. So, example yan, caring for the sick or giving donation. Ayan. So, sabi dito, nakapag-donate ako sa aming simbahan. So, pwede ka baka sa mga mahihirap o kaya nasalanta ng bagyo or nasunugan or humingi ng tulong sa'yo dahil may sakit sila. So, pwede yun. So, and then others, kung meron ka pang gustong idagdag. Next naman, sabi dito sa letter C, tungkol naman to sa science or agham. So, sabi dito sa una, using or operating simple machines, example, inclined plane, wheel, and axle. So, para may example ka, ito yung mga example ng simple machine. So, meron tayong lever, wheel, and axle, inclined plane, wedge, screw, pulley. So, pag-aaralan pa naman natin to sa mga darating nating modules. Pero for the meantime, ito yung example nila. So, marami pala tayong simple machine. Pwede yung gunting, simple machine na yan. Yung bike, yung trolley, ayan, yung rampa na ginagamit sa truck pag nag-aakit ng gamit. Hagdan, isa rin pala siyang simple machine. Ayan, wedge naman, pwede yung axe, yung kutsilyo, pwede rin yan. Yung knife natin sa kusina, pwede rin yan. Screw, ito yung pantanggal ng fork sa wine, ano? Ito, screwdriver, ayan. Pulley, ayan yung nasa balon, pulley din yan. So, or yung mga ginagamit ng mga construction pag nag-aakit sila ng semento sa second floor, ginagamitan nila ng pulley. So, ito yung mga example niyan. So, if you fill up natin siya dito, sabi niya, nakagamit na ako ng bisikleta sa pagpasok sa trabaho. So, isang simple machine yun. So, nakagamit na ako ng screwdriver sa pagkumpuni ng nasira naming radyo. So, marami pa yan. Sabi ko, may gunting, axe o palakol, kutsilyo. So, mga remarkable experience mo kung kailan mo natutunan or na-experience gamitin yan. Next naman is the using electronic devices. So, marami yan. Electric bike, basta gumagamit ng kuryente, no? Electronic devices yan. So, natuto akong gumamit ng laptop computer. So, pwede rin yung natuto akong gumamit ng Bluetooth speaker. Yan. So, skill din yun. Experience din yun. So, isusulat mo siya dito. Tapos, kung kailan, tapos saan. And then, natural calamities naman. Kung naranasan mo naman yung mga typhoon or earthquake, yan, kung naka-experience nga, ano yung mga memorable or significant experience mo dyan sa mga yan. So, naranasan ko ang malakas na bagyo noong Typhoon Ulysses, o last year lang yan, 2020. November 2020 yun, di ba? Okay. And then, human-induced calamities naman. Nga pala, kung naka-experience ka ng earthquake, pwede rin dyan. Kung naranasan mo na yung malakas na earthquake nung 1991 yata yun, if I'm not mistaken. So, pwede mo ilagay din dyan. Human-induced calamities. So, pwede dyan yung fire or war. Ito yung mga
mga sakuna na kagagawan ng tao. So example yan, yung sunog. Kung nakaranas ka ng sunog, kung naman sana war, ayan, nagkaroon naman ng war dito sa Marawi, no? Kung malay mo, meron tayong learner na from Marawi, so pwede niya isulat dyan yung tungkol doon, tapos lagay niya kung kailan at saka saan. Next naman, sa letter D is the numeracy or sa math naman tayo, matematika. So money, sabi niya, counting and recording the amount of money earned and spent. So example yon. So yung experience natin sa pera. So nagawa ko na ang mag-budget, sabi niya. So baka nagkaroon ka ng trabaho, tapos binudget mo yung sweldo mo, sa mga bills mo, sa mga bayarin mo, pwede yon. Or ikaw yung nagbabudget para sa pamilya, pwede rin naman yon. Geometric shapes, figures naman. So sabi niya, lines, perimeter, angle, polygon. So nasubukan kong magsukat nung naglagay kami ng floor carpet ng linoleum sa bahay. So syempre susukatin mo yung floor area, yung length, yung width, ano, para makuha mo yung kung gaano karami or gaano kahaba na linoleum yung bibilhin mo or carpet. So pwede yon. Or baka nagbakod kayo, naglagay kayo ng chicken wire sa lote, or naglagay ka ng screen sa bintana, syempre susukatin mo muna yan. So lagay mo dyan. Kung nakapagsukat ka ng mga perimeter, yung sukat na parihaba, ayan, angle, and so on. So measuring devices naman, marami yan. So pwedeng metros, ruler, pangkilo, timbangan, so basta pang sukat, ano, measuring devices, medida, pwede yan. So example, natutunan kong gumamit ng timbangan nung nagtinda ako sa palengke. Pwede yun. Measuring devices kasi yan. Gumamit ako ng metros nung nagsukat kami ng kahoy para sa gagawin naming cabinet. Pwede rin yun. Gumamit ako ng medida para sukatin ang aking waistline. So, natutunan mo gumamit ng medida. So, pwede rin yun. Next naman, tables, graphs, and statistics. So, sample collecting and recording data, reading and interpreting data in a graph. So, example niyan, nasubukan ko ng gumawa ng record ng aming mga bayarin. So, naglista ka ng mga bills. So, kaya, may pautang, ayan. So, naglista ka ng mga pautang, pwede rin yun. Natutunan kong basahin ang bill ng kuryente. Siyempre, pagdating ng bill ng kuryente sa'yo, titignan mo magkano ang bill, ilang kilowatt yung nagastos or nagamit ninyo. So, nag-i-interpret ka niyan ng form, tama? So, sa TV naman, di ba, nakapagbasa ka na ng mga statistics ng COVID cases. Nakikita mo ilan na yung cases natin, ilan na yung mga namatay, ilan na yung mga gumaling. So, pwede rin natin ilagay yun. Next naman is the livelihood or kabuhayan. So, eto naman, yung mga experiences mo, dun sa mga skills mo na pwedeng maging pagkakitaan, kumbaga. Again, tapos, huwag kakalimutan, ha? Baka hindi ko lang nalagay kasi kanina, pero lalagyan natin ng mga check yung mga portion na to kapag meron tayong experiences dun sa mga bagay niyan. Pero kung wala, wala tayong check at hindi rin tayo magsusulat. Pero mas maganda kung meron. Siyempre meron yan kasi, marami ng mga channel na pwede nating ma-experience ito, eh. So, number one, agri-fisheries or food processing or farming. So sabi niya, nakagawa na ako ng tocino. So skill yan or experience yan na pwede mong magamit na pagkakitaan or pwedeng maging kabuhayan, di ba? Example pa dyan, nakatulong na ako magtanim sa bukit. Baka tumulong ka na magtanim ng palay o ng mais o mag-abono o mag-araro, pwede rin yan. Or na-try mo na magpakain ng mga isda sa mga fish pond, pwede rin yan. Next is the industrial arts naman ng mga experience. Yung mga natutunan mo na, bawa, welding or plumbing. Bawa, natutunan ko ng mag-welding. So, pwede yon. Baka si father mo marunong mag-welding kasi nagpaturo pa. Pwede mo rin pagkakitaan yan. Mag-ayos ng motor. Baka dati, tingin-tingin ka lang sa mga nagme-mekaniko. Tapos eventually, natuto ka ng mag-ayos ng motor. Kahit sa simpleng pag-adjust lang ng kadena, pagpapalit ng freno, paglalagay ng ilaw, and so on. So, pwede mo ilagay yan. Nakapag-ayos ka ng tubo, ng tubig, yan. Nakapag-wiring ka, nakapag-installasyon ka ng kuryente, pwede mong ilagay dyan. Huwag kakalimutan kung kailan at saan mo ito na-experience. Next is the home economics. So, example yan, housekeeping or bartending. Kung may experience ka naman ng home economics na experience, example, nakapag-training ako ng housekeeping sa TESDA. Yung mga nag-aayos ng bed,
no, ng mga tables, ayan, pwede table skirting. Example pa niyan sa handicraft naman. So, nakapagtrabaho ako sa paggawaan ng rattan baskets. So, maraming gumagawa ng rattan products, di ba? Mga upuan, mga basket. So, baka nakapagtrabaho ka na doon, nakapag-meeting, no? Nakapag-hobby, nakapag-burda, nakapag-hobby na tayo ng mga, nakapagtahi ka na ng damit, pwede yon. Handicraft din yan, gawang kamay. No? Next naman is the intrapersonal and interpersonal relationships. Ito yung pangunawa sa sarili at pakikipagkapwa. Ayan. Kung naranasan na natin yan, syempre lalagyan natin ang check. Okay, ano ba itong intrapersonal at interpersonal relationship? So sabi niya dito, positive sense of self. Example, learning to know oneself, self-worth, and self-direction. Example niya, nakapag-attend ako ng isang retreat. Yung mga parang recollection, no? Sa church, baka nakapag-attend ka ng encounter, mentoring, ayan, nakapag-attend ka ng mga seminar na kung saan nakikilala mo yung sarili, nakakaroon ka ng self-direction, kalinawan, pagninilay-nilay, ayan, yung mga guidance counseling, baka may napag-attendan ka na ganyan. So, yung barangay, kung ikaw naman ay kasal na, baka merong couples therapy, merong marriage seminar, makapag-attend ka na ng ganyan, pwede yun. Family and community solidarity. Ito naman yung demonstrating smooth interpersonal relationship between and among family and community members. So, tungkol naman sa family to at community members. Example, pumunta kayo sa isang family reunion, tatandaan mo talagang yun yung pinaka-ingranding family reunion na na-attendan mo. So, pwede yun. Or dumalo kayo sa isang family day. So, sa barangay nyo or sa school, baka umattend ng family day dati tapos may mga pa-contest naging memorable sa iyo. So, pwede mo siyang isulat. Ito naman sa Information and Communications Technology or ICT. Ito naman yung mga experiences mo o mga karanasan mo sa teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. So, una dyan yung basic hardware and software operations and file management. So, example, operating a computer and other computer peripherals, managing files in a computer. So, kung na-experience mo yan, lalagyan natin siya ng mga check, syempre. So, example dun sa una natin is, natuto akong mag-ayos ng computer. Baka marunong ka na magpalit ng hard drive, ng RAM, nakapag-reformat ka na, nakapag-basic troubleshooting ka na, so pwede mong ilagay dyan. Or yung pinakasimple lang, nakapag-save ka ng file sa isang flash drive. Yun yung first time mong mag-save ng file mo sa flash drive. Or first time mong maglipat ng kanta mula sa PC papunta sa iyong phone. So pwede mong ilagay yun. Ano ba yung pinaka-remarkable, memorable, or significant experience mo dito sa paggamit ng basic hardware or software operations, no? Next naman is yung common office application software. So example niyan, word processing or presentation software. Yung pinakakilala natin is yung Microsoft Word at Microsoft PowerPoint. Kung nakagamit ka na yan at naka-experience mo ng makagawa ng output doon, pwede mo siya isulat dito. So halimbawa, sabi niya, nakagawa ako ng resume sa Microsoft Word. Yan, pwede yan. So, kung first time nung di ka na nagpagawa ng Microsoft Word na resume, ikaw talaga mo, pwede mo isulat dito. Or nakagawa ka ng PowerPoint. Yan, pwede mo. Yung mga software, nakapag-edit ka na ng video. Yan, nakapag-browse ka. Kasi application din naman yung yung Google Chrome. So, baka nakapag-browse ka ng Facebook sa Google Chrome. Pwede rin dito yan. And then, sa mobile devices naman, example, operating mobile phones, smart devices, wearables, digital video cameras, etc. So, yan. Magkaroon at nakagamit ako ng Android phone, sabi niya. Yun. So, pwede natin ilagay yan. First time mong magkaroon ng Android phone, tapos nagamit mo siya. Or, first time mong magkaroon ng smartwatch, yung Apple Watch, nakagamit ka ng video camera, ng digicam, ng video recorder, ng GoPro, yan, action camera. So, pwede mo lagay dyan yung memorable experience. Kung meron pang hindi nabanggit, pwede mo lagyan yung others. Sulat mo dito yung iba mo pa experience na hindi nabanggit dito. At kung tapos ka na, katulad ng ibang form, isusulat natin ang ating pangalan and then pipirmahan mo. Syempre, susulat din ng teacher
yung pangalan niya, at huwag mong kakalimutan isulat ang date kung saan, kung kailan mo natapos ang form na to, ang IELTS RPL Form 1. At ayan, natapos na natin ang ating IELTS RPL Form 1. Para sa iba pang tanong, i-approach lamang ang iyong IELTS teacher. Maraming salamat at hanggang sa muling tutorials!